Lagyan kaya lang ano. Sana mo para parang malaki. Malaki pa rin po dito. 52, no? Opo. 50 talaga. Malaki pa rin, no? Opo. Hindi po nga siya dahil. Sakto yun eh. Pasok dapat. Ngi. Mali. Pero yun sa 44, pag mali na 44, sa ibabaw dito ako sa rektahan. Yan, napaka accommodating ng mga tao dito, talagang tinutulungan kami a set up. Bearing pa lang. Lahat sinubukan na nirektahan. Wala pa rin po. Malawag talaga. 44 at big one lang siya. Wala talaga. Yan po talaga yung sa akin. 50.6 no? 6. Oh. Sana may mangit. Oo nga po. Yung nga lang, walang kasukat. Ang hirap maghanap ng kanyang headset. Oo. Kahit yung mismong bearing ng 4252, bearing pa lang yan. Hindi siya pasok. Tapos na ang bike ko niyan, Daddy. Finish na. Yes! Ha? Akala ko finish na, may preno pa pala. Oh, yay! Get it. It's for Tita's bike. Yan. Magbabike na ako, Chichi. Daddy, tatlo tayo na. Sabi sama tayo, bike. Yay! Ang tanong ka, sukat. Kasama dyan. Sure ka? Oo. Check it, check it, check it. Check natin. How is it, darling? Ay, ito kasi siya. Ang hirap kasi yung mahanap nito. Nahirapan po kaming maghanap ng size na yan. Dalawang beses na, pangalawang order na po to. Yung una kinansel nila, wala na daw stock. Salamat. Ay, thank you. Ito kasi, kasukat ba dahil? Sure? Okay, okay. Kailangan grounding yan, Dad. Liliha lang po ng kaunti ni Daddy. Sa wheels na. Oh, sa wheels. Gagamitin ni Chichi. Kiss mo ako po. Nabima ako. Akin daw ito sabi. Mm-hmm. Ah, sabi ni Mamita. Did you say thank you to Mamita already? Di pa. You have to say thank you. Ako, thank you ako sa anti-wrinkles na binigay ni Mamita. Maraming maraming salamat po. Pupukunti. Mm.
angaw pa din eh. Wala tayo ng tools. Ating martilyo ay dapat rabo. Kain ka. Yes! OMG! OMG, I'm excited! Punta sa farm, Chichi. No? Bring the biscuits and the chocolate for Kuya and Ate. Maingay da. Ano, Chi? What did you say, Baba? Daddy. Ba? Daddy. Gulat daw siya. Sabihin mo, Daddy. Tingnan mo, itsura pag nagda-daddy. Tawagin mo nga si Daddy nung Daddy. Chi. Dito? Dito din naman. No, sa kabila ilang may ano. Chi, baka maano mo yung ear mo. Masakit, no? Mamasundot ang ears. Nag-help pa kay Daddy? Ha? Oo, nag-help pala kay Daddy eh. Gulat naman, Chichi, sa'yo, Daddy, daw. Gulat. Gulat ka, Chi? Opo. Preno na lang? May order ka na? How much is it? 2,000? Oh, my gosh. Hindi pa tayo. Patay sa gulat. Dapat? Makaalay sa gulong ito, tsaka. Dapat daw po naka-align sa gulong. Ay, sorry. Ito, tsaka yun. Naka-align. Kanino ka sasakay? Kay Tita Inky o sa kay Daddy? Kay Daddy talaga yan. Hindi naman yan sa akin. Tita, Tita. Tita mo? Apo. Cute. Kita mo po. I forgot your po na. Thank you, Lord. Almost done. Kadarating lang po ni Daddy. Siya ay bumili na ng preno. Yay! Bukas pa din ang magbike. Yay! Kahit mamaya. Yay! Tagal po kasi dumating nung piyesa niya, yung ano ba tawag doon dati? Yung ito po, yung laman nito. Headset. Ang tagal po. Una na cancel, tapos sumunod ay medyo natagalan talaga. Tinatrack niya po yung item. Sa custom, no, dad, natagalan. No? Tagal po sa custom. Ay, maliit lang po yung item. Kasi po galing from China. China. Habang kami ay nag-aantay ng lunch, i-film ko muna si Daddy sa mga nag-aabang ng bike na matapos. Ito na po yun. Finishing touches. Sa wakas, nakabili na rin ang tara! Treno! Stand na lang daw po, nakalimutan niya. Doon, bayad na. Bayad na, nakalimutan.
napawis ka, darling. Darling, ayaw mo magpalit muna ng damit. Nakaano ka pa eh. Init po ngayon sobra. Tamo po, may mga nakaharang sa amin na sa garden, pero init dito, mainit pa rin dito sa balkon. Talagang red and black pa. Kaya ako mabike nap. Akala lang pumahamahalin, hindi po. Nadaan lang sa ano, sa forma. Mura lang po yung mga nabili niya. Syempre hindi po kami bumili ng mamahalin ng pyesa. Yan po ay tama lang. Ano lang po, nakakadaya lang ng ano, ng paningin. Pero siya naman ay hindi naman ganong kamahalan. Tama lang po. Nung nagbabrowse po si daddy ng mga pyesa, sabi ko, OMG, ang mamahal. Dami, kasi po yung mga parang talagang may mamahalin, no daddy? Grabe. Yung mga tinidor po, tsaka yung ano, ang mamahal. Sobra. Tayo ay ano lang. Hindi naman tayo professional eh. Saling kit-kit lang tayo sa pagbabike. Saling kit-kit. Isisingit ko yan sa yoga ko, biking. Kailangan maaga pala akong gigising, no? Kasi may yoga pa ako sa umaga. Yoga muna bago biking. Ano lang naman yun eh, 20 minutes yoga lang. Medyo inaano ko na po yung sarili. Iyan naman, pag ginamit mo to, tignan mo kung masyado malapad sa'yo to. Oo nga, parang malapad, darling. I-try muna natin. Okay. Ah, pwede pang... Pag malapad. Kuha natin yung sukat mo sa bike ko, ito. Okay. Ay! Oh, bakit? Pinindot-pindot pa kayo na buti mo. Oo. Merong stopper. Daddy, tanggalin mo yung mga ano, alam mo naman ako, disaster ako. Baka mapagalitan mo ako, sabihin mo, di ba't mo pinindot? Aba, ako hindi ko alam ang mga pagpipindot niyan, Dad. Ako'y tuturuan mo. Ako'y inay na panood ng taga-Batangas. Ganyan ang tono, kaganda. Ay, ako'y tuwang-tuwa sa kanya. Pag po ako dati na pupunta ng Batangas na mga ilang araw, nagagaya po ako sa ano, sa tono nila. The way they speak, yung tone. Gustong-gusto ko po yung tono nila. Para pong ano, tumutula. Feeling ko parang tumutula. Tapos I like yung Iloilo. Iloilo ang ganda din na, Daddy. Napakalambing. I love it. Ano-ano na, darling? Sa shock. Okay. Ah, yun yung pinipindot para magsa-shock at hindi. Yun ba yun? Daddy, ano mo na lang, permanent mo na lang sa may shock. I don't need yung walang shock. Maganda yung may shock. Alo, alo ka darling. Alo, tsaan mo lalagay? Chubby ni Chichi. Tsaan, Daddy? Tsaan, Daddy? Nabawasan po yung project niyang gagawin. Kasi busy na po si Daddy ngayon. So nag-decide po siya na bibili kami ng second hand na sidecar ng motor namin. Dahil yung motor po namin na sidecar is ilang years ago na din, Daddy, no? Matagal na. Matanda pa kay... Matanda pa kay... Biji. Mas matanda pa kay Biji. Pati ata kay Bidjo. Kasi owner dati ginagamit natin eh. Hindi motor. Dati po, kami ay may owner.
Yun, yun ang ginagamit namin sa farm. Yun din ay gamit na gamit din. Nung una pa kami doon dati. Tapos, ngayon, napalitan yun ang motor na ibenta na namin yung ano, yung Honor Jeep. Binenta ni Ka-Farmer yun. Kasi nga, ano ba nangyari? Nabubulok kasi hindi na po nagagamit. Kasi, yung nakabili ng mga tricycle, mas convenient po yung tricycle. Kasi, dati, ang ating daan sa bukid ay grabe pa ang putik. So, pag nag-jeep po kami, hindi din namin, pag tag-ulan, hindi din namin na ipapasok. Yun. At least, pagka motor, kunting tulak, nakakapasok. Hanggang na-stuck yung jeep na yon at nag-decide nga na ibenta na lang kasi sa talagang mabulok ng mabulok. Kakabit na po yung brake. Ang sarap na po ito. Black and red. Ano, Dad? Tumakbo po siya ng bayan kasi kailangan niya ng bracket. Kaya lang kulay blue daw. Wala nang iba. Magkana din? Ha? 150 rin yan. 150? It's okay. Hindi naman kita, Dad. Hindi nakita ng bulag, Dad. Hindi. Oh, di parang naging accent lang. Same with the gold there, oh. Parang yan, oh. Di ba may gold yan? Parang accent lang. Submit? Ang ganda ba? Perfect. Lalagay na po ng kadena. Last na yan, di? No more? After that? Hindi. Ay! Shifter pa. Sa kawli ba? Tunog na pole. Ayun. Kailangan nyo eh. May labas siya. Sa gabi. Oh. Na-adjust ba? Testing the brake. Oh.
8 spring. Tuning. Gabi na dado. 6 o'clock na, darling. 6:09. Yan, testing. Hanggaan ba? Ginabi na po si Daddy. Ayan, gabi na. Dikpit na po kami. Pero okay na po siya. Babawasan na lang yung pinaka tawag dyan, manibela. Dikpit on time. Wow. Wow. Itetest ko lang daw po muna yung manibela bukas. Sa kanya puputulan. Thank you for watching. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.